na po, Pastor, galing kay Ligaya Montalban, Montalbo, watching via Sunshine TV 43 Davao. Sabi niya po, ang tungkod na bakal or rod of iron ay terminong propetikal na simbolo ng paghahari ng isang hari sa kanyang mga kaaway. Nagbabadya sa paghahari ni Kristo na sa pamamagitan ng panghampas na bakal ay siyang pagsasakatuparan ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Kung gayon matutupad ang kapayapaan sa lupa, hindi ito darating sa pamamagitan ng United Nations o ng anumang iba pang ahensya ng pamahalaan ukol sa kapayapaan, subalit ito ay matutupad sa pamamagitan ng pamamahala ng kaharian ng Diyos. Balikan natin ang salita ng Panginoon sa Mateo 24:33. Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. The signs are everywhere. It's getting nearer and nearer. Praise the Father. Yan ang ating mana ng kapayagan sa araw na ito na pinadala ni Ligaya Montalbo, watching via Sunshine TV 43 Davao. Yan pinag-usapan natin kahapon, yung tungkol na bakal, ano, o yung rod of iron. Ito'y terminong propetikal na simbolo ng paghahari ng isang hari sa kanyang mga kaaway. So, yung hindi sumusunod sa kalooban ng Ama sa mga panahong yon, talagang paghahampasin, ano? Talagang kanyang gagawan ng isang paghaharing. Hindi na sila pwedeng magrebelde sa kalooban ng Ama sa mga panahong yon. So, ito'y sinabi pa ng kapatid dito, nagbabadya sa paghahari ni Kristo na sa pamamagitan ng panghampas na bakal ay siyang pagsasakatuparan ng kabangisan at kagalitan ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Di ba nabasa natin yan sa Roma, Kapitulo 2, ano? Magpapasimulang 4 ata yan. Ito yung sinasabi riyan. Opo, Pastor. Roma 2, pasimula po sa 4. O hinamak mo ang mga kayamanan at kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos. Sa ispastor, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Yan ang hindi alam ng mga tao, no? Ang kasi ang alam nila, yung kabutihan lang ng Diyos. Yung versikulo 4 nga, yun lang ang alam ng mga tao, eh. Balik mo yung 4. Sinabi niya riyan, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ang tao kasi, ang pagkaalam nila, sarili kasi nilang interpretasyon patungkol sa Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig, tama yon. Mabuti, tama yon. Mapagpatawad, tama yon. Mapagpakumbaba, tama yon. Kaya pinakita niya yung mga kabutihan ng kanyang kayamanan ng kanyang kabutihan nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. O yung Word made flesh na walang iba kundi ang sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ating amang makapangyarihan ngayong panahon na ito. Word made flesh. The Word was God, eh. So yun lang ang alam ng tao. Pero hindi nila alam ang other side ng Diyos. Kaya pag dumating na yung other side ng Diyos, hindi na nila matanggap. Hindi na matanggap. Kasi ayon sa kanilang sariling interpretasyon, ang Diyos ganito lang. Oh, one side lang ang nakikita nila. Bilang tagapagligtas, talagang pumunta siya rito. Pinako pa nga siya sa krus, eh. Bilang nagkatawang tao, eh. Oh,
sa kanyang kabutihan yon, sa kanyang pagpapahinuhod yon, sa kanyang pag-ibig yon. Pero yon, para akain ka na magsisi ka, na makita mo ang kabutihan ng Diyos. Pero sabi niya, dahil sa katigasan ng iyong puso, oh, tingnan mo yung 5, pero versikulo 5, datapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarilang puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. No. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Hanggang sa kanyang paghahari sa 1,000 years, yung mga versikulo na yan ay matutupad. Kaya makikita mo roon ang kanyang pamamahala hindi na bilang isang anak na tagapagligtas, kundi isa ng hari na maghahari sa buong lupa na ipatutupad ang kanyang mga batas espiritual. Ang mga batas na espiritual na siyang mga salita ng Diyos na kung iyong tatanggapin ay siyang makapagbabago sa iyo. Kundi naman, eh yun nga, makikita mo ang kanyang kabangisan at kapuotan.